What's up mga kapitids? Si Papi Beans pangala. Blah, blah, blah. What's up mga kapitids? Papi Beans here at para sa ngayong vlog natin, ang gagawin natin ay magta-transplant tayo ng tomato plant sa mas malaki pang lalagyanan para mas maraming room yung roots niya mag-grow. Sige, tingnan natin. Dito siya eh. Okay. So, dito sila. Sa inyo, aking mga tomato plants. So, 2 months na to, June, first week ng June to itinanim, nang kumakain kasi kami noon ng gulay. Pero fruits to ah, fruit, type ng fruit. Mayaman to sa lycopene, sa marami pang minerals at saka vitamins. Itong tomato plant, may mga tinatawag pa silang determinate at saka indeterminate. Pero dahil abis lang ako, tanim lang na tanim. Pero ito na sila, ganito na sila kalaki ngayon. Okay, so bakit kailangan pa mag-transplant ng ating plant? Ba't hindi na lang dyan? Gaya nga nang sabi ko kanina, para mas maraming room yung kanilang roots mag-grow dun sa ilalim pa ng lupa. Ngayon, ang kinagandahan sa ating tomato plants, itong mga nakikita nyong, ito ba ito? Yung mga parang spikes, kung makikita nyo. Nag-grow yan ng adventitious roots. So, mas maganda kung itatanim natin yung ating tomato plant pag itatransplant na mas malalim. Dahil itong mga hindi ko alam kung tawag dito, mga spikes, yan yung dyan mag-emerge yung ating mga root system. Okay? So, tanggalin na natin. Lipat lang natin. So, sumobra na siya dun sa ilalim. Tingnan ko kaya ng isang kamay. Okay, dahan-dahan. Kasabit. Ayun! Ah, taga, hindi ko lang. Okay? Tomato plant. Lucky, mas malaki pa sa mukha ako. Ano yung tago? Okay. So, yung iba, actually marami to. Kasi ginawa ko yung shotgun method na pwede nating gawin sa next video kung paano magtanim ng seeds na tomato plant. So, as a rule of thumb sa pagta-transplant, kung kailan mo na siya pwede i-transplant. Halimbawa, ganito lang kalaki yung aking paso. Tapos, ganito na siya kataas. Rule of thumb, mas maganda kung ang taas ng paso natin ay 1/3. Paano ba yung isola? Ano ba sabihin nyo? Hindi ko talaga maisip. Pero, 3 beses ng laki, kung ganito yung paso, ganito kalaki, 3 beses dapat ng tangkad ng tomato. So, ngayon gagawa din tayo ng makeshift na lalagyan dahil wala naman tayong paso. Okay, kuha din natin dun sa garahe namin. So, ito yung na-ready ko na. Na-ready ko na. Makeshift yan. So, ganito siya karami. So, mahingi nyo lang to. Mas maganda, recycle, di ba? So, ganito lang karami. So, ganito kalaki. 7 liters. Pwede siguro. Para lang sa, ano? Okay. 7 liters, pwede na siguro yun. Hindi naman natin papalakayin masyado. So, ang tomatoes pala natin ay for hot weather. Mas gusto nila yung sa mainit. Pero hindi ko alam bakit ako nagtanim. Magtatag-ulan na. June first week, magtatag-ulan na yon. So, ito, gagamitin natin para sa paglalagay ng tomato. Gandaan na natin yung ating gunting at mabukas din sa ilalim para meron siyang drainage. So, ano mas
masasabi ko sa plano ko? Okay. Ingat mong dito sa bago ko, Fred. Para hindi ko sigala. Okay, balit venue ulit. Dito na tayo talaga. Mayroon itong pesuan doon. Anyways, so nahanda ako na yung malagyan. Tapos meron pang dalawa dito dahil tatlo sila. Mas maganda kung sa bawat lalagyan, isa lang para hindi mag-overcrowd. Kasi pag mag-overcrowd sila, mag-aaluan sila ng nutrients dito sa loob ng lalagyan. At ayaw natin mangyari yun. At marami yung mga makikita sa leaves. Mag-iba yung kulay ng leaves. Mawi-weather sila. Weather. Basta malalanta. Ganon. Kung makikita nyo, na kanina, nakaspray na siya papunta dito kasi hinahapon niya yung araw. Ganon. May pagkamahaba nga din. Pag hindi naarawan ng maigi, kadalasan ang yung mga halaman ay tatangkad. Simula bata pa lang, yung sibling pa lang, yung pa lang kaligid. Tatangkada, tatangkada. So, anong gagamitin nating lupa? Ito, lupa ko, garden soil na merong ipa, tinalong ipa, yan. Tapos may vermicast din. So, yung vermicast, organic matter yan, na galing sa cook ng mga worms. Vermi means worms. Cast. Basta ganun. Meron din vermi fertilizer, ganun. Mas maganda ang organic kaysa, syempre, synthetics. Para walang harmful benefits. Harmful din. Bruh. Harmful benefits pa. Okay. Woo! Kulang yung lupa ko. Dali ko na yung ano ko, teka. Dahil mula sa lupa, ito na. Para sa akin, madali lang magtanim ng tomato. Hindi ko masyadong nalagaan. Dalawang buwan na pala hindi ko namalayan. Kung hindi pa kami nagka-pipis TV, hindi ko katagalan yun. So may mga iba't ibang klase ng soil na pwedeng ilagay. Ang magandang soil yung mga loam. Type of soil. Yung mabuhagag siya, yung mabilis lang. Pero pag nabasa, makape. Hindi na pwede mga kumukapo. So, stay muna natin sa ganito kataas, tapos putunin natin pag na-reactive na natin. Okay. Alright. Okay, asan na meron? Dahil sinamo na lang tayo, wala naman tayong tools, di ako nakabili talaga. Manually natin. So, mas maganda kung itatransplant niyo yung plant, ay huwag niyo masyadong i-disturb yung roots. At mas maganda kung may mga kasama pang lupa, tapos tinransfer niyo. So, yun yung aking gagawin na sana magawa ko. Kasi medyo matigas yung lupa. Yung pinagtamnan ko kasi, clay type of soil, which is sobrang pag sa tubig, hindi mabilis mag-drain yung tubig. Ngayon, pag hindi maaraw yung area, magpo-prone siya sa overwatering kasi hindi mag-evaporate kagad yung kanyang tubig.
Loosen up ko lang yung sorry. So, mas maganda pala na magta-transplant ka na kinahapunan para yung water hindi ka agad mag... Pero ba't ko nga pala ginagawa? Tangaling dapat. Pero, basta maganda lang yung water, yung soil mo na moist, hindi ka ano, dry, hindi ka ano, wet. Pwede na yung moist. So, losing up yung soil. Clay type. May ibang type of soil din na tulad ng sand, kung saan sobrang pino yun. Ayaw natin yun para sa plants natin kasi hindi na kayang i-hold yung mismong plant structure pataas. Okay? Hindi ko alam kung gaano kalalim yung roots nito. Pero, kinakabahan ako ba? Masira ako talaga. Pero, sinusubukan ko pumunta sa mas malalim na part talaga para ituwan natin. Okay. Ito na yan, yung root system niya. Medyo mababaw lang kasi hindi ganun kalaliman yung ano natin. Hindi ka naman nasira. Hindi naman. Ngayon, gaya nung sabi ko kanina, may mga spikes na dito. Yung mga spikes na dito sa gilid-gilid, yung tomato plant natin, magiging adventitious. So, pag tin-transplant mo, mas maganda kung ilulubog natin yung stem natin sa mas malalim pa. Kaya ako, ginawang half-filled lang yung ating lalagyan nila pag dilipat. So, ngayon nakita niya sa ilalim, meron din sa mga stem o parang emerging branches. Kumbaga. So, pwede natin siya tanggalin. Tanggalin lang natin mga tatlo hanggang dito. Kasi gusto natin i-poke siya hanggang dito. Dahil dito medyo yung spikes niya medyo pa. So pwedeng basahin nyo lang muna itong ano, ng konti. Ngayon, para mabigyan din natin ng boost, meron akong na parang nabasa ang eggshells, ito, ang pininong eggshells, nagtataglay ng calcium. Alam naman natin si Pinoy. Calcium, dami yun. So, pinino ko na kanina para hindi na tayo pipino dito. Calcium, mas maganda kung ilagyan na din natin. So, alam natin ng calcium, nagbibuild yan ng cell wall ng mga plants. Specifically cell. Ang kinagandahan din ng calcium sa tomatoes, one oras na lumaki pa ng lumaki, hindi niya na kayang i-hold yung mga fruits niya. So, ang gagawin ng calcium, mas pagtitibayin niya pa yung stem, yung main stem niya. Okay, so parang boost na yun. So, isama natin yung lupa ng ating transplant. So, yun. Nalagay ko na sa ilalim yung calcium. Tapos, i-dip na natin. Ibabaon na natin. Gano'n kung maiwala. So, kung kinakabahan kayo tulad ko, dasalan na lang natin na tumubo. Pagkatapos ang pagkatapos yung transplant, mas maganda kung huwag mo muna itatapat sa araw. Kasi, maubos ka agad yung water content niya. Hindi pa siya nakapag-develop or nakakapag-adapt ng root system niya dun sa bagong home niya. Yun, dalang mo pa kung matanita. So, i-diin nyo lang pag gano'n. So, yan. Tapos, durugin nyo lang kung may mga madala. Ayaw natin ng mga ganyan. Sabi nga daw, nung nagsimula ako ng tanim-tanim.
bawal ka maarte kasi kailangan hawakan mo. Para mas maramdaman mo nga naman kung maganda ba yung quality ng soil. So nung simula ako dito sa pagtatanim na kung ano-ano na vegetable na kanakain, wala akong alam actually. Nag-search lang ako ng mga sa internet, sa YouTube. Actually, marami na akong mistakes dito. Unang-una dyan, yung overwatering. Diba? Nag-enjoy ako nun isang araw. Sige, pag-uwi ka. Ang dami yung tubig. Tapos kinabukasan, parang may nakikita na ako ano, brown-brown sa gilid ng leaves. Naku, overwatering na. Yun. Tapos namatayan na rin ako ng mga ibang plants. Sensya na po, hindi ko patrolo sa gases ka. Ginagawa ko naman yung best ko. Pero natututo naman ako. Ayan. So far so good. Meron akong tanim dyan na... Ayan, okay na tayo sa isa. So, after nun, diligan na lang natin. Hanggang umabot sa ilalim. So ito, makeshift lang ulit. Lalagyan na ng alcohol. Butasan mo lang dun sa taas. Hindi naman kaya kung may bote ka ng ako. Butasan mo lang dun. Meron ka ng instant ano. So ngayon, mga isang araw, pwede na to na nasa lilim lang. Kaya huwag niyong hayaang matiyuan ng lupa. Para hindi mamatay ka. Next. Ito yung sinasabi ko na dry na yung ano, sobrang dry niya. Para siyang sand. Pero hindi naman ito sand talaga. Sobrang buwaghag niya, dry na talaga. So ayaw natin yung mangyari pag naramdaman nyo sa taas ng land. Sa taas pala ng soil. Okay, so punta na tayo sa kabila, ay sa pangalawang plant. Narealize ko pala kanina, medyo pangit pa yung pagkakatanim ko dito sa kabila. So, mas maganda kung isagad nyo pa ilalim ko ito. Sayang kung ayaw na ito kung saan pwede siyang mag-emerge o kung saan pwede mag-emerge yung mga roots. Yan. Sa planting, maraming pwedeng organic na fertilizer. At pwede nyo ma-search yan. Si Papi Ramon, alam ko, nagawa ng vlog tungkol sa organic fertilizer. So yan. So, naiangat ko na. Next kong gagawin. Okay. Next kong gagawin. Ganto lang yung roots niya. Ganto lang. So, gusto natin hanggang dito. O hanggang dito. So, mas maganda kung nag-transplant kaya na medyo konti lang yung roots. Kasi, hindi pa established na yung roots natin. So, ang mangyayari, hindi na kayang supplyan ng maraming nutrients pa dahil nga yung roots ay bago lang dun sa area. Inisip ko hanggang dito. Yan. Sama na din natin yung lupa para mas maganda para sa atin. Nakalimutan ko bago ilagay yung ating calcium. Calcium. Makeshift lang din nilalagyan ng tipang hakot. So, mag-put-put lang kayo na para meron siyang boost. Yeah.
Yan. Ganda. Ganda tignan. Pagbili ka na natin para... So, okay lang. Hanggang sa siguro dito, pwede na yun. Mapaabot lang yung tubig. Eh no, ang kagandahan din ito, kung saan nakikita mo kung gano'ng kalalim yung tuyo, yung basa. Ayan. Di... Trivia lang ulit, ang tomato natin ay binubuo ng 95% na tubig. So, kaya yung mga fruits niya ay sobrang juicier once na tama yung pag-aalaga, nasa tamang condition, nasa tamang dami yung tubig na nilalagay sa ating tomato. So, yun. Gano'ng nga ba? Hindi ko na-measure. Teka nga. Ano kaya nga ba? Yun. Mabot ng 14-15 inches na. Ganun, 14 inches na. Sobrang late ko na nag-transplant, kaya kinakabahan ako kung magbubuhay pa ito. So, ba't nga ba nagsimula ng planting? Ang kagandahan sa planting? Wala lang, hobby mo lang. Pero maganda to dahil pagising mo sa umaga, bubungan sa green. Parang pro-environmental. Pero above that, yung experience lang ko. Dahil natututo ka at the same time. Wala kang idea, gano'n. Tapos papasok sa ganito. Tapos matututunan mo lang dahil sa mga pagkakamali. Wow! Lupatin yung pinakailalim ng ugat para hindi ka gigi. Ngayon, walang sumama na lupa. Simple lang sa o. Pero huwag kayong mag-alala. Tanggalan nyo lang dito. Tubo ulit dyan ang roots niya. Mas madali tumubo yung roots dito. Tanggalan lang natin. Malalim mo pala yung kailangan, kaya inawasan ito. Iwasan pa na. Ayan. Tapos asan na ba? Okay. Tapos ready din naman yan. Kanya na at lahat. Huwag kayong magtataka na bakit feel nyo hindi pa umanak nyo, hindi pa parang nagiging strong yung plant. Dahil hindi naman kagad yan, mga organic na mag-act yung mga role nila. Kasi syempre mag-resolve pa yan, resolve ba yung plant. Parang yung mga nutrients, i-absorb pa ng ating soil. So yung ibang tomato plants ko din, sa transplant ko na lang din ng isa. So pwede sa next episode ko, pwede kong pagtaniman to na tomato seedlings. Papakitaan natin kung paano pinakamadaling way magtanim na tomato seedlings. Minsan swerte yan lang, kaya kailangan mas marami ka na magtanim na seeds. Marami mong talimahan na seeds. Yan! So, ganito na. Pwede na. Tapos, bilang mo na lang. Konti, tapos pwede na natin bilang.
maganda po sa umaga at sa hapon. Pag di naman kaya, kung mapapansin mo, pwede mong hawakan yung nasa taas kung medyo basa pa. Kapag yun yung nasa ilalim kung basa pa, pwede ka nang mag-water gun. Ang wag na wag mo lang gagawin na yung hiyaan na sobrang tuyo o sobrang basa. Dahil ayaw ng plant na malunod at wala din. Tatlong tomato, tomato plants, kailan kaya akong mag-harvest? Kaya may tumubupad din yung batas pa lang. So once na naayos na yung paglalagay ng gano, pwede niya siyang ilagay sa area kung saan na silo, na arawan. Direct sunlight mas maganda. Kung mas maganda 4 to 6 hours, alam ko pwedeng for 4 hours plus to be safe. Basta wag lang yung sobrang dilim. Okay, so ito yung ating vlog ngayon. Kung meron kayong mga suggestion, comment sa aking planting methods o mga questions kung ano mga pinagagawa ko or interested din kayo, pwede tayo mag-share ng mga ideas dito sa Kapitid's TV. Ganyo, hintayin na lang natin lumago. Lalagay na lang din ako ng fertilizer. Mga organic fertilizer. Walang amoy pala. Hindi pala ito flower. Ayun, so mag-subscribe ka na ako kung hindi ka pa nakasubscribe dahil meron tayo mga content kay Papi Mo Andre ng Gaming. Si Ramon, alam ko magpa-planting din si Ramon eh kasi marami din yung ideas. Organic fertilizer ang susunod niya. First niya ata first. Tapos si Luis, Papi Mix, ang mga contents niya ay NBA. Tapos di ko pa alam kung ano yung mga iba. Basta sa akin ito kung ano-ano. Tomato plants, bye-bye na kayo. Peace.